kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taon na pagdiriwang ng paghahanda na 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomo. Sinabi ni Moises sa bayan, ang mga unang bungang inyong iaalay ay kukunin ng saserdote at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay saysayin ninyo ito sa harapan ng Panginoon. Isang pagalagalang arameo ang aming ninuno. Maliit ang kanyang sambahayan nang magpunta sila sa Ehipto upang doon makipamayan. Ngunit dumating ang panahon na ang angkan niya'y naging malaki at makapangyarihang bansa. Hindi mabuti ang ginawang pakikitungo sa amin ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at inalipin. Kaya dumulog kami sa Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno, at dininig ninyo kami.
Nakita ninyo ang aming pagdurusa, ang kahirapan at kaapihang dinaranas. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, inalis ninyo kami sa Ehipto at dinala sa lupaing itong sagana sa lahat ng bagay. Kaya, narito ngayon, Panginoon, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay mo sa amin. Pagkasabi noon, ang dala ninyo'y ilalapag sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente't liyong mababangis. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Pagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Puon ko, ako'y samahan sa dusa at kahirapan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala, at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Grego. Iisa ang Panginoon ng lahat, at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat nang tumatawag sa pangalan ng Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nahuhuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nahuhuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubukay ang tao. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kakariyan ng sandibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariyang ito, wika ng Diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kaninumang ibigin ko. Kaya't kung ako ay sasambakin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambakin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatikulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at alalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit, sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoong mong Diyos.
Pagkatapos siyang tuksukin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito ay umalis at naghintay sa ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ang totoo po, ang ating Panginoong Jesus ay hindi lamang tinukso ng Diablo ng tatlong beses. Walang tigil siyang tinutukso ng Diablo hanggang siya ay namatay sa krus. Ang tanong, bakit ang Panginoon, kahit walang tigil siyang tinutukso ng Diablo, hindi siya nagkasala kahit isang beses lamang? Ang pinakadahilan po, ang ating Panginoong Jesus, hindi niya pinaglalaruan ang tukso. Tinatalikuran niya kaagad, hindi niya pinapansin at iniiwanan. Hindi pinaglalaruan ng Panginoon ang anumang tukso na dumating sa kanyang buhay. Kaya lahat ng tukso na paglabanan niya at hindi siya nagkasala. Kahit minsan, ang paalaala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating ebanghelyo ngayong umaga, para maiwasan natin ang magkasala. Katulad ng ating Panginoon, kung dumating sa ating buhay ang anumang tukso, huwag natin paglaruan. Talikuran natin kaagad. Iwanan natin. Huwag natin pansinin. Yan ang pinakaparaan para malabanan ang lakad ng tukso sa ating buhay at huwag magkasala. Gayahin natin ang teknik ng ating Panginoong Jesus. Kaya tumayo tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakataong-taong siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hinikiling namin sa iyo ngayon, Ama, na patuloy mo kaming gabayan upang mapaglabanan namin ang mga tukso sa aming buhay. Buong tiwala kaming dumadalangin ang ating tugon, Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan,
makasumpong nawa sila ng lakas kay Jesus na tinukso sa disyerto sa tuwing sila'y nasa bingit ng pagsuko sa tuksong mamuhay ng taliwas sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan, pukawin mo nawa sila sa iyong dakilang pag-ibig upang gamitin nila ang kaban ng bayan sa mga programang naglalayon ng ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga Pilipinong migrante, huwag nawa silang tumalikod, bagkos itaguyod nawa nila ang kanilang kulturang Pilipino at pananampalatayang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga naghahanda para sa pagtanggap ng binyag, tulad ng ating Panginoong Jesus, lagi nawa naming piliin ang tama, mabuti at kalooban ng Diyos sa tuwing humaharap kami sa tukso ng demonyo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa kapatid naming pumanaw, kahabagan mo sila upang ganap silang makasapit sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, ikaw ang aming matibay na tanggulan sa harap ng bawat tukso at pangamba. Patuloy mo nawa kaming isang galang at patnubayan upang makapamukay kaming banal at naaayon sa iyong salita. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po lahat. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko. Aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo na kami ay maging marapat mag-akin sa pagdiriwang namin ngayon na nang pagsisimula ng banal na panahon na 40 na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa amin na harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulurog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lakat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana, hosana sa kaitaasan. Lulod na po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Tatayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming naghimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tatagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kakarian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkaluuban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lulod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayasan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pag-ibig mong
wagas ang kakamtin, walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay mo'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isa sa lansay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Pinatawad mo ako. Manalangin tayo. Tumayo po lahat. Ama naming mapagmakal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain na iyong bigay, ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, pampaalab ng pag-ibig. Matutukan nawa naming damakin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain na nagbibigay buhay, upang kami ay makapamukay sa bawat salita na namumutawis sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno, at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa collection ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan.
Pagkatapos ng paggugisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa pagsisimba sa Basilica Minor na itim na Nazareno. Sino man ang nabuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa. Isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutikan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinararangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.